Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay pumapailan lang na naman sa rehiyon ng araw, sa kalangitang ginawa ng ating Panginoong Diyos. Ano po? So, ating pong pag-aaralan kung ano itong agawan daw ng teritoryo diyan sa West Philippine Sea. At ayon sa mga reporters ng ABS-CBN ay sa kabila daw ng agawan ng teritoryo ay meron din naman daw agawan ng kasaysayan. Okay? So, inagaw na po, ano? Ipinaliliwanag ni ano, ng ABS-CBN na meron daw agawan ng kasaysayan at merong agawan daw ng teritoryo, no? At sabi nga ng iba, province na daw ng China, no? Nampujian China ang Pilipinas. At ang dahilan nila ay si Jose Rizal daw ay isang incheck, ano, apo ng China na pinatay dito sa Pilipinas. Dahil ayon kay Aquino o sa Aquino family, mga terorista daw po ang ating mga militar. So, kapag ka pinag-aralan mo po ang panahon kung kailan itinatag ang People's Liberation Army, yan po ay 70 years na. Ano po? Kaya nagkaroon sila ng 70th anniversary diyan sa Davao, ano, sa lugar ni Duterte, no. Nakipagsabay siya itong si Sara Duterte sa celebration ng People's Liberation Army na ginanap diyan sa Davao City, ano, at saka diyan sa Beijing, no. Kasi nga po, kung pag-aaralan niyo, itong si Duterte ay native po yan, yung mga lulo niya diyan sa Xiamen, Fujian, China, na kung saan diyan din gobernador ng bansang China, no, former governor itong si Xi Jinping, ano po. At pumunta nga po siya diyan sa Malacañang noong November 19, 2018, at nagkaroon sila ng bilateral meeting, ano, sa isang lamesa, bilateral table ang tawag nila, no? Na sila lang ang nag-uusap, hindi naririnig ng ibang bansa, no? So, dahil ang pinalalabas nila ay meron daw shared history, ano? Meron daw may shared history daw ang China sa Pilipinas, ano? So, yung China daw ang nag-shared. So, ang pinalalabas niya ay ano ba yung shared na yun, ano? Okay. At yan po ang ating i-discuss ngayon, ano? So, ang shared na yan ay tungkol po sa dugo, ano, at saka ancestry, lahi, no, at pangalan. Okay? So, ganito po ang salaysay ni Xi Jinping nung magpunta siya dito sa Manila, no? Dumalaw muna siya dyan kay Dr. Jose Rizal at lumuha-luha siya, ano? At para bang nahabag siya kay Dr. Jose Rizal na, oh, apo ko, ano, tiyuhin ko, di ba? Apo ng aking mga ninuno, bakit ka pinatay ng militar dito sa Pilipinas? Wala naman silang habag. Bakit sila pinatay ng mga Pilipinong sundalo ng Kastila? Bakit? Sabi niya. Kasi yun po ang pinalalabas naman ng Channel 7, pinatay daw si Dr. Jose Rizal ng mga Pilipino. Ano? At yan po ay lilinawin natin sa Channel 7, ha? Kasi itong may-ari ng Channel 7, siya po ay incheck din, ano? At yan din mga Lopez, ano? May lahing incheck din niya, ha? So, ang pinagbibintangan dito ng lumalabas, parang lumalabas na kasaysayan ng Pilipinas ngayon ay pinatay ng mga Pilipino si Jose Rizal dito sa bansa
sa bansa daw, no, na hindi naman bansa at bayan, no. At ang nagpasimuno na naman itong kalukuhang ito ay itong incheck na si Gobernador Silio, no, ng dinaya niya yung last farewell ni Dr. Jose Rizal, no. Gumawa siya ng national anthem na tatawaging bayan, ano. So ang iniisip naman itong mga incheck, ano, ay itong Pilipinas ay province, no, ng Pujian, kasi tinawag nga ni Emilio Aguinaldo, no, na ito ay state or bayan, ano. Kaya itong Channel 7 ganun din ang sinasabi, the Philippines is state of province of Pujian, China, or state of the nation. So hindi ito nation, hindi ito bansa, kundi ito state or bayan, ano. So yung nation, so parang minumold niya yung kabataan na ang nation nila ay yung China, ang state nila, nilang mga incheck dito ay itong bayang Pilipinas. Ganun po yan. Kaya dyan nabuo yung kabataan makabayan, ano. At dyan ay talagang planado na nila, ano. So parang kumbaga dinisign nila yung People's Liberation Army para palayain ang bayan. At ganyan din ang sinisigaw nitong mga kabataang makabayan pagka pinag-aralan nyo, ano. For 50 years na nandyan sila sa kalsada, sabi nila palayain ang bayan, ano, digma ang bayan, ano, arm revolution, sabi. So yun po ang sinasabing revolution ay yan ay mga pagbabago ng kasaysayan para ibalik yung kasaysayan ng kanilang ancestors. Ganun po yan. Kaya meron talagang agawan ng civilization ang nangyayari, no. So pinalalabas nila na mga Pilipino ay hindi civilized na tao at hindi isang bansa, kundi kumbaga ay parang taong nagkalat lang dyan sa kalsada na pulubi na kumbaga walang alam sa kasaysayan ng daigdig, ano. So ito yung mga China, ang kanilang pinopromote ay laging tungkol sa kasaysayan ng kanilang mga ancestors. Kaya yan po ay lilinawin natin para itong mga walang hiyang incheck na ito na nasa Pilipinas ay tumahimik na ang bunganga nila. At kung gusto nila ng lulo nila, ay di doon sila bumalik sa lulo nila, sabi ni Dr. Jose Rizal. Kung saan ka galing, dapat doon ka bumalik, di po ba? So pagpatuloy po natin, ano? So umpisa na po natin nung sinasabi ni Dr. Jose Rizal, kanino ba talaga siya huling nagpaalam, no? Sa ancestors ni Xi Jinping? Sa ancestors ng mga Pujian, kung sino man yon, no? At anong dahilan kung bakit kinakailangan makipagpatayan itong mga People's Liberation Army upang i-liberate ang Pilipinas ng People's Liberation Army, no? Kasi katulad ng itong si first batch ng kabataan makabayan, si Duterte, no? Hindi niya tinatanggap ang 4th of July 1946 bilang Independence Day. Kaya nung magpunta siya doon sa Beijing, yung unang bisita niya pagkatapos niyang manalo sa presidential election, ano, ay kagad siyang pumunta doon at nagkaroon din sila kagad ng bilateral meeting doon at sinabi niya na he is separated, no, from America. So na siya lang ang nag-declare, ano? No. Sabi niya, "I declare separation from United States." O parang sinasabi niya na sakop tayo ng Amerika. So ibig sabihin dayuhan talaga itong si first batch ng kabataang makabayan kasi maaaring illegal immigrant siya galing diyan sa Xiamen at natuto na lang magtagalog. Ay hindi niya binasa na meron tayong liberation noong 1946 at ang pinalaya bansa hindi isang tao, eh siya lang mag-isa ang nag-declare, I declare separation from United States, ano po sabi niya. So ngayon ituloy po natin na sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ano. So simulan natin dun sa paragraph 1, ano.
So lagyan po natin kaya ng numbers ang mga paragraph. Okay, tuloy po tayo. Lagyan po natin ng paragraph. Medyo may konting technical issue pero itutuloy natin. Ano po? So gusto lang natin na ma-process na talaga ang Pilipinas ay hindi kinaroroonan ng mga inchik bago sila dumating dito. Ano po? So napakahalaga po kasi ng kasaysayan at yan ang gusto nilang gawing kalaban natin, yung kasaysayan nila. Ano po? So sasalubungin po natin ng kasaysayan na sinasabi ni Dr. Jose Rizal na patutunay natin hindi tungkol sa lahi ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal sa kanyang pamamaalam. Ano? So ayon po sa paragraph 1 ay sabi ni Dr. Jose Rizal, paalam, sabi niya, minamahal kong bansa, kayamanang nasa rehiyon ng araw. So ito po ay sinasabing nasa rehiyon ng araw. Ano? Umiikot daw po dyan yung mga planeta. Ano? At nandun daw sa planetang ito ang ating bansa. Diba? At ito daw bansang ito ay kayamanan na nandito sa rehiyon ng araw. Okay. So yan yung po sinasabi sa first paragraph. Okay. Mayroong isang bansa na kayamanang nasa rehiyon ng araw. So walang sinasabi po dito na mayroong isang ancestor na nasa rehiyon ng araw. Oh. Hindi naman pwedeng ilagay yung ancestors nila dito sa ano? Kasama ng mga bituin. Kasama ng araw at buwan o kasama ng ating planeta. Di ba? Kaya mukhang tagilid na sila sa kasaysayan sa first line pa lang. Di ba? Di minalman nila pwedeng ilagay yung China doon sa loob ng araw. Masusunog sila dyan eh. Di ba? Oh. Hindi naman pwedeng maging rehiyon ng araw yung ancestors nila na sila ang iikutan ng solar system natin. Kaya malabo yung sinasabi nila. Ano po? So, line 2. At ang bansa daw na yun na kanyang minamahal ay katulad sa isang perlas na nasa dagat. Diba? Di naman pwedeng ilublob itong si Xi Jinping dyan sa dagat kahit yung mga lulo nila. So, saan sa karagatan? No? Sabi daw sa malayong silangan. So, ang planeta po kasi mayroong silangan at may kanluran. Ano po? Yan ay fixed geography na tinatawag sa English na hemisphere. Ano? Meron tinatawag tayo ng Eastern Hemisphere at Western Hemisphere. So, nasa Eastern Hemisphere po ang Pilipinas. No? At yung Eastern Hemisphere, nagkakaroon ng umaga at gabi. Kasi umiikot po itong planeta natin. No? 360 degrees. Ano? Sa kanyang sariling axis. So, yung 180 degrees niya, ay araw. Pag-ikot niya, yung another 160 degrees sa likod niya ay magiging gabi. So, araw at gabi ang sinasabi dito. No? Parang sinasabi sa Biblia, in God created the heavens and the earth. Diba? So, ito yung heavens. Ano? Kasama itong solar system, kasama yung mga galaxies. No, nasa Milky Way galaxy tayo. Yun ang sinasabi ni Dr. Rizal sa paragraph 1.
And the earth was without form and void. Nung pasimula daw, walang laman na ang planeta. And the Spirit of God moved upon the surface of the deep. Sabi nga. So, ibig sabihin bago na lang yun ang lupa, katubigan, ano? Ang ating planeta. Kasi ang sabi doon, basahin natin, ano po? Basahin po natin sa Genesis chapter 1 verse 1, ano? Kasi marami naman sa ating mga Kristiyano, no, kahit yung Muslim nagbabasa ng Bible o Quran, ano? Ito lang mga komunista ang hindi nagbabasa kasi iba ang kanilang binabasa, yung isip o yung atmosphere ng ancestors nila, ano? Yung atmosphere sa isip ng kanilang ancestors, yun ang kanilang binabasa. Kasi sila nga daw ang founding father ng Pilipinas. So, ayon dito, ano? Basahin natin sa English, no? In the beginning, God created heaven and the earth. So, heaven, ang sinasabi niya dito ay yung Milky Way galaxy, ano? And the earth. Okay? Yung planeta natin. So, yung planeta natin, nasa isang solar system, ano? So, ganun po yan. Okay. And the earth was without form. Wala daw anyo. Wala pang tao, wala pang kahit ano, ano. And void, walang laman, walang nabubuhay, at walang mga bagay na makikita ka dito sa ibabaw ng planeta. And darkness was upon the face of the deep. At may kadiliman daw, no? Sa ibabaw, ano? Ng daigdig, sa kalaliman, no? And the Spirit of God moved upon the face of the waters. So, yung sinasabi niyang face dito, of the deep, upon the face of the deep, ay yung face of the waters. No? So, meaning na, nung lalangin ang langit at ang lupa, ano, o ang planetang ito, sorry, nang nilalang ng Diyos ang kalangitan at ang planetang ito, no? Ay yung planeta natin ay walang kang anyong makikita, walang laman, at madilim. Madilim ang kalaliman ng tubig. Kung saan doon lumalakad ang Espiritu ng ating Diyos. Yan. At sinabi ng Diyos, "Let there be light." Nagkaroon ng liwanag. And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day. O yung liwanag, tinawag niyang umaga. Ayan. And the darkness, he called night. At yung kadiliman, tinawag niyang gabi. At nagkaroon ng hapon, nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng kinaumagahan ng unang araw. Ganun po yan. So, meaning, 24/7, 365 days a week, nagkakaroon ng umaga at gabi kasi umiikot nga sa sariling axis niya yung planeta. So, ganun din yung nakikitang mga bituin ni Dr. Jose Rizal kapag yung Eastern Hemisphere or yung Sea of the Orient ng bansa natin ay nakaharap doon sa mga bituin, nakatalikod siya sa araw. Okay? So, yung rehiyon ng araw, nagkakaroon ng umaga at gabi sa makatuwid baga. Sa gabi, nakikita niya yung bituin, sa umaga, nakikita niya yung araw. Ganyan po ang orientation ng rehiyon ng ating sun or star. No? And the stars are composed of about 200 billions in
Milky Way alone, approximately, no? So sa ibang mga galaxies dito sa universe, no, marami pang stars, no? So mahirap bilangin 'yan, para kumbaga nagbilang ka ng buhanginan. Okay, ikaw daw magbilang ka ng buhangin diyan sa karagatan, sa gilid ng dalampasigan. Okay, napakarami niyan. So ibig sabihin, ganun kalawak ang kalangitan, ano? At yan ay binigay ng Diyos sa atin upang ating tahanan. Gawin nating habitable zone yung mga lupa diyan sa ibang galaxies, ano, pagdating ng panahon. So kapag binura po yung pagka-Pilipino, no, at pinatungan ng isang gahamang inchik, no, ay mawawala na tayo ng citizenship sa langit. At yan ang ayaw na ayaw ng ating pambansang bayani, na mabura ang ating human soul, ano, at patungan tayo ng ibang mananakop, yung hindi basta teritoryo papatungan nila, kundi yung citizenship mo sa kalangitan. Yung sinasabing tree of life, ano? Ano ba yung sinasabing tree of life, no? So pakita nga po natin yung tree of life para maintindihan itong ating mga relihiyon na Kristiyano at saka mga Muslim, ano po. So ang tree of life po ay sinasabing pinagmulan ng buhay, ano? So sino bang pinagmulan ng buhay, ano? So walang ibang sinasabi na pinagmulan ng buhay kundi ang ating Diyos, no? Kasi nga sabi ng mga anak ni Abraham diyan sa John 8:41 and 42, ano, ay ang Diyos ang ating ama, ano. Sabihin po natin, ha, para maliwanagan tayo na sa Genesis, sa John, diyan muna tayo, ano, punta, no, John 8:41, para makita natin, no, para malaman natin kung ama talaga itong mga pare, no, o ama na ama itong mga imam. Okay, so John 8:41, hindi natin na kalabit ito. Okay, ito sabi, no, tagalogin natin, ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. O, yun daw ama natin sa laman, no? Yung galing sa mga lula natin at lulo, no? Sinabi niya sa kanya. O, si Jesus po nagsasalita niya na, o si Isa. Hindi kami inianak sa pagkikapid. Ang kausap po diyan ay si Isa at saka itong mga anak ni Abraham, ano? Sa Kristyanismo ay siya si Jesus, kausap siya ng mga anak ni Abraham o apo ni Abraham. So pag sinabing apo ni Abraham, ayan ay galing kay Isaac and Jacob, no? So ang kausap po niya dito ay mga Israelita, ano? Hindi po Muslim, hindi Kristiyano, no? Ang sabi ng mga Israelita, hindi kami inianak sa pakikiapid, no? Ibig sabihin, hindi sila galing sa ibang kung sino, no? Meron silang iisang pagkatao. Yan ang ibig sabihin ng mga anak ni Abraham kay Isaac and Jacob. Sabi ng mga Israelita, may isang ama kami, no? So yun daw mga Israelita, meron daw iisang ama sila. Ibig sabihin, iisa lang ang anyo ng tao. Sila ay magkakapatid mula kay Adam hanggang kay Israel, no? At yung daw Diyos ang kanilang ama. So pinag-uusapan dito ay yung buhay nila at yung anyong tao nila. Yun ang pinag-uusapan dito, walang iba. At sinabi sa kanila na Jesus, sa Islam ay Isa, no? Kung ang Diyos ang inyong ama, ay inyong iibigin ako sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. Okay, sabi sabihin, kapwa-tao niya sila. At anak din siya, binhi din siya ni
ng Israel at galing din daw siya doon sa Diyos ng mga Israelita. Ayun ang sinasabi. Sapagkat hindi ako napareto sa aking sarili. O, di ba? Hindi siya nagsasabing siya ay pinapahayag niya yung sarili niya. Ang pinapahayag niya yung Ama dahil yung siya daw ay sinugo. Okay? Bakit siya sinugo? No? Para ipakita na tayo yung mga tao, anak tayo ng sinasabing Diyos na ating Ama. No? Kaya, yan ang sinasabi dito ay regarding tree of life. Ano? Hindi yan tree of religion. Ano? Kasi yung religion ng Christianismo nagsimula ng 3rd century at ang Islam naman ay 6th century. Kaya hindi pinag-uusapan dito ang religion. Ano? Kasi ito namang si ano, ay gumawa ng sariling Diyos. Ano? So, nakikiapid itong Islam at saka Christianity dito sa mga Israelita. Kasi si Muhammad, ayaw naman niya tanggapin na siya isa Israelita. Dahil ang gusto niya, siya ay Arabo. Diba? Nananalangin naman ay kay Allah. Hindi naman yun yung sinasabing Diyos nila kasi wala namang Muslim sa panahon na yan. So, hindi niya pinag-uusapan yung Muslim at Kristyanismo kasi wala pa sila sa panahong yan. Ang nag-uurusa po dyan ay yung mga anak ni Abraham, Isaac, and Jacob o bansang Israel at saka ito sinasabing Misaya. Okay, so ngayon ang tinutukoy po dyan na lahat sila ay nanggaling sa Diyos ay mababasa nyo po ito yan sa ang tinutukoy po niya ay yung sinasabing tree of life, ano? Paano dumating ang tao? Okay. Luke chapter 3 verse 38, no? Tapos i-reverse natin ang basa, ano? So sa English natin maano kasi dito medyo modified na, ano? Hindi mo na makita yung sense niya, ano? Sabi dito ng Diyos ni Adam ni Seth, no? So, dito tayo para medyo may buhay, ano? Kasi ganito ang totoong pagka-translate dapat nito, ano? Ang sabi dito sa King James, no? Si Adan, no? Ay naging anak ng Diyos. Ayun ang sinasabi dyan. At pagkatapos ni Adan, nagkaanak si Adan ng maraming mga anak, no? Hanggang dumating yung si Abraham, Isaac, and Jacob, ano? Ayan o, si Abraham, si Isaac, and Jacob. Ganyan po yan. Ano? So, at si, kung magalilinawin natin na nasa tree of life, ayan yung sinasabing kung paano nagmula yung tao, ano? Ay galing kay sa Diyos patungo kay Adan. So, anong shared history ni Adan sa tao? At anong shared history ng Diyos kay Adan? Ganun po ang mangyayari dyan, ano? So, mahalaga yung sinasabi ni Xi Jinping na shared history. Kasi ang pinag-uusapan dito ay civilization. Pag binura mo ang Pilipino, mawawala na yun sa tree of life dito. Hindi na pag-uusapan yan. O, papalabas na lang yan dyan sa movie, itong Channel 7, Channel 2, birang mga pulubi at mga nangihingi sa inchik. Ano? Na hindi naman totoo yun. Ninanakawan nga ng mga inchik ang mga Pilipino at yung ninakaw nila, siyang pinapalimo sa atin. Oh, hindi tayong mayaman at ninanakawan muna nila yung mahirap at sasabihin nila sila nagpapalimos. Oh, eh, malaking ano yan, ano? Malaking mitolohiya ang tawag dyan. Hindi gobyerno yan, ano? Hindi makatao yung ganun, no? So, hanggang sa dumating nga ito, mga anak ni Abraham, kay Isaac and Jacob, no? Okay, so pagdating dito, ipinanganak ngayon si Jesus, ano? So paano siya pinanganak, no? Hindi sa pamamagitan ng dugo ni Joseph at hindi sa pamamagitan ng dugo ni Mother Mary, ano? Kundi sa pamamagitan ng Holy Ghost. Oh, kaya mahalaga yung Holy Ghost, no? Pag sinabing Holy Ghost, yan po yung espiritu ng Diyos. Ano? So, espiritu ng Diyos, yun ang bumaba doon kay Jesus, ano? O, dito si Jesus, di ba?
Okay, pinanganak daw siya ni Joseph, no? Pero hindi naman si Joseph ang anak, supposed to be, kasi espiritu nga ang lumalang sa kanya. Ano? Mabasa natin yung espiritu na yan, na nilalang siya ng espiritu doon sa Matthew. Okay, meron pa rin yung counter dito, ano? Sa, kumbaga, sa simula pa, yung Holy Ghost or Espiritu ng Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay sa kalangitan, pati kaluluwa ng tao. No, at yung Holy Ghost ng Diyos pwedeng pumasok sa katawan ng tao. Yan ang pinalaliwanag dito, no? Okay? So, Lucas, Matthew, chapter 1, ano po? So, ganun din po ang pinapahayag, ano? Iisa ang binabanggit from the Gospel of Christ. Ayan sabi, ano? So, ganun din yung kapanganakan ng mga tao na nagsimula rin kay Adan, ano? Pero dito, nagsimula ay sa kay Haring David na, ano? Sinortcut na nila. Kay Abraham, kay Haring David, ano? Pero isa lang yan, ano? So, sinummarize naman ito from Abraham going to David and dumating yung henerasyon sa aklat na ng Abraham, Isaac, and Jacob. Ito na po yan. Ano? So, wala pa pong aklat na Quran dito at wala pang Bible kasi ito translation lang ito from Hebrew. Ano? So, kumbaga kinapi-copy-paste lang nating Kristiyano at nating mga Muslim yung sulat ng mga Israelita ni Moses. Ano? So, ngayon, ganito pinanganak si Jesus. Ano? Sabi dito, dito natin sa Tagalog para maalinaw natin. Ano? Okay. Ang pagkapanganak nga kay Hesus Kristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-asawa kay Jose, bago siya magsama ay nasumpungan siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ano? So, si Jesus hindi pinanganak na ni Jose o ni Maria. Ano? Kumbaga, ayon sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ano? Espiritu Santo. Ano? So, ganun po yan. Okay. So, kaya dito, pag binasa mo itong itong Lucas, ano po? Luke 1:35, ano? O yung Holy Spirit, no? Na tinatawag nating Holy Ghost, ano? Ay isa lang yun, ano? So, yung Holy Spirit or Spirit o Spirit of God, isa lang yun, ano? Holy Ghost, Holy Spirit, Spirit of God, isa lang po yan, ano? So, yung Holy Spirit, yan po yung lumalang, ano? O yung Spirit of God. Nandun po yan sa binasa natin kanina sa Genesis chapter 1, verse 2, ano? Na Espiritu ng Diyos na sumasibabaw ng kalaliman ng tubig nang lalangin niya ang langit at ng lupa, ano? Yan ang sinasabi dyan. So, pinanganak si Jesus sa pamamagitan ng hindi sa pamamagitan ng incheck, ano, hindi sa pamamagitan na ni Muhammad at hindi sa pamamagitan ni ano ng reliyon, kumbaga o, ng Roman Empire, ano, kundi sa pamamagitan ng espiritu, ano, dahil yung espiritu ay may kapangyarihan, ano. Ayan. So, sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos na nilukuban ng kapangyarihan si ano, Mother Mary para lalangin doon yung katawang tao ng Diyos o ni Jesus, kaya lumabas si Jesus. Yun ang ibig sabihin nun. So, walang pinakaiba nung lalangin ang tao ay galing din sa buhay ng Diyos, sa hininga niya, sa salita niya. Oh, at yung ipinanganak niya, no, kay sabihin ni Abraham, Isaac, and Jacob sa bansang Israel, ay tatawagin ding anak.
ng Diyos. No, kasi galing din sa Diyos. So pag sinabing galing sa Diyos, mga tao. Kaya sinabing Son of God, tao. Ano po? Pag sinabing Son, tao. God ay yung Spirit. No? O yung Holy Ghost. Okay? Yun po ang ibig sabihin nun. No? Yung God ay yun yung lumalang ng langit at ng lupa at ng buhay. No? At yung lumalalang ng buhay, no? At ang Diyos na lumalalang ng buhay ay lumalalang sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Yun yung kaluluwa niya. Yun yung sinasabi nating Ama ng buhay, yung Holy Spirit of God. At yun ang naging magulang ni Jesus na tinatawag nating Isa. Okay? Kaya pag nabasa natin dito sa Lucas, sa Hebrew 12:9, no? Basahin natin sa Hebrew 12:9. Pinatutunayan lang po natin dito na hindi in check, ano, ang lumalang sa tao sa Pilipinas. 'Yun ang ibig sabihin ni Dr. Si Rizal, na ang Pilipinas ay pinagmula ng tao, hindi pinagmula ng in check. Kasi ang unang nilalang ng Diyos, no, sa Eden ay tao, hindi in check. Oh. Kaya ang gusto ng encheck kanila yung sinasabi ni Dr. Si Rizal sa paragraph 1 line 2 na yung Eden na bansa ni Dr. Si Rizal ang lumalang ay encheck ay mali na, wala na sa kasaysayan yan. So Hebreo 12:9 po, ano, okay, kung sino ba talagang lumalang ng Pilipino, no? At yun ang sinasabi ni Dr. Si Rizal. Okay. Sabi dito ni Dr. Si Rizal, sabi dito na kasulatan, ano, bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman. No? So, ang tinutukoy doon, yung binasa natin kanina, from Adam to Jesus, no? Upang tayo'y parusahan at siya'y ating iginagalang. So, nagpaparusa ang Diyos. No? Hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa ama ng espiritu, ano? So ano ba yung ama ng espiritu, di ba? Natin. At tayo nabubuhay. So ibig sabihin, nabubuhay tayo sa pamamagitan ng ating kaluluwa. Kung ang Diyos ay nabubuhay sa kanyang kaluluwa, nabubuhay din ang tao sa kanyang kaluluwa. Kasi yung kaluluwa natin galing sa Holy Ghost o Holy Spirit ng ating Diyos na tinawag nating Ama sa ating espiritu. Kumbaga, yung ating katawang laman, ano, yung dugo at laman natin, minahan natin kay Adan, pero yung hininga natin, yung salita natin, yung kaisipan natin, kumbaga, yun ang buhay na nagbibigay ng direksyon. Paano natin aalagaan yung laman natin? Kakain ba tayo masama mabuti? Mag-iisip ba tayo masama o mabuti? O pipitas ba tayo ng magandang buhay, o pipitasin ba natin yung masamang buhay? At yun ang ating ihahandog sa altar ng moske o sa altar ng Katoliko o sa altar ng mga ancestors ni Ilacuri Aquino dyan sa Fujian Province. Yun ang ibig sabihin doon, no? So, ang sinasabi nito ay tungkol sa buhay, ano? At nabubuhay ang ating kaluluwa, ating katawang laman sa pamamagitan ng hininga ng Diyos na nasa atin. Kasi yung hininga ng buhay na mula sa Diyos, yun ang nagpapagalaw sa ating pagkatao. Dahil ang tao ay larawan ng ating Ama, hindi larawan ng inchik o ng mga ancestors ni Duterte sa Pujian. Di yata tinuturuan ni Kibuloy ito si Duterte o kaya si Xi Jinping paano mag Bible study, no? So hindi yan tulad na ito si Kibuloy anak din ng Diyos, hindi naman siya pinanganak ng espiritu, pinanganak siya ni ng nanay tatay niya na literal na tao, kaya malinis siya, wala na sira na ang nagbibigay ng abuloy kay Kibuloy. Kasi ang pinanganak na anak ng Diyos na totoo dito ay pinanganak ng Espiritu. Ay pinanganak siya ng mag-asawa
nagkaroon ng sexual intercourse yung nanay at tatay niya, ay dito naman wala eh. So pag sinabing pinanganak ng espiritu ng Diyos, kumbaga direkta yun na galing sa kapangyarihan niya. Hindi yun yung galing sa nagsalit-saling lahi na. O, yan tunay na, sabihin, meron lang dalawang tao from the beginning na ipinanganak sa pamamagitan ng Holy Ghost. Una si Adan. O, pangalawa si Jesus. O, at kung sino panganganak muli ni Jesus, ay magiging walang kasalanan na. Dahil yung espiritu niya ay espiritu ng Holy Ghost. Ibig sabihin, pag pinaniwala mo yung salita niya, magiging bagong tao ka. At hindi ka tulad noong nangyari kay Adan na pumata silang prutas kaya sila nangamatay. O, yun po ang ibig sabihin noon. Ano? So, basahin po natin kung paano nilalang yung espiritu natin at yung ating katawang laman. Ano? Kasi ang pinag-usapan po natin dito ay anyo ng tao, hindi naman anyo ng inchik. Ano mo ba? Yung anyo ng inchik, galing na yun sa hierarchy. Ang sinasabi ng Dr. Sira, sino ba ang Pilipino? Ha? Kasi sinasabi nila, sila daw ang ancestors natin, o ni Rizal. O eh, hindi mo naman mababasa dito na yun na sinasabi niya. O, so tingnan natin, kasi dito sa, ang usapin na ito, ay tungkol sa paglalang ng langit at ng lupa at ng karagatan. Kasi sinasabi nga ni Dr. Si Rizal ay rehiyon ng araw. Doon matatagpuan yung bansa. So, ang sinasabi nila, sila ang creator ng bansa, ay hindi naman yung Diyos natin. Ay, paano ba to? Pati yung lahat ng kaluluwa dito, ng kaibigan ni Dr. Si Rizal, saka yung mga anghel, at saka yung Diyos, kung nandito sa Pilipinas ngayon, ay sila na rin darong founding father. Oh. So, ngayon, gusto lang natin pakita dito sa mga kabataang incheck na hindi yung lulo nila ang may lalang ng lahat ng tao dito sa Pilipinas. Ano? Kasi hindi nila pwedeng bilhin yung Diyos o isama doon sa hierarchy ng ancestors nila dyan sa Pujian. Ano? Kasi hindi siya nakipantay sa mga incheck. Nakipantay siya sa mga Israelita at sa mga taong doon sa nagpapakumbaba sa kanya. Ito naman, gusto niya kanyahin na lahat eh. Pati yung hininga ng buhay. Oh. So, yung Diyos ay ama ng hininga ng buhay o ng espiritu ng ating katawang lupa. Okay, so basahin po natin yan. Ha? So, okay. Okay, sa Genesis 2. Ano po? Genesis chapter 2, verse 7. Ayan, di ba? Kasi ang pinaprocess po natin dito ay hindi tayo nilalang ng incheck. Kasi pinalalabas nga po itong mga incheck na gawa daw tayo, hininga daw tayo ng kanilang mga ancestors sa Pujian kasama si Rizal. So, ito naman po, ano, ang sinasabi naman ni Dr. Si Rizal iba. Kasi tinawag niya na Eden ng Diyos ang ating bansa. Hindi Eden ng mga ancestors ng mga Chikwa o ng mga Sanglis. Sabi dito sa Genesis Chapter 2, verse 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Oh, so, ibig sabihin, kung ito ang Eden, galing tayo sa alabok ng lupa ng Pilipinas bago dumating yung incheck. Diba? At hiningahan ng kanyang butas, ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So, ang tao po ay kaluluwang may buhay. Ano po? Ibig sabihin, kaluluwang may buhay. Ano? Ay meron kang breath of God, hindi breath of Chinese. O, masaya mo sa English, ha? And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. So, breath of life po yung galing sa hiningan ng Diyos na ipinasok sa ilong ng tao. Kaya ang tao ay nabubuhay dahil sa hininga ng buhay na mula sa ating Diyos. So, ibig sabihin nyo na sinasabi nyo na ang Diyos, bagamat may magulang tayo kay Adan, meron din tayong magulang sa ating kaluluwa o sa ating nabubuhay na espiritu. No?
Kumbaga, yung espiritu natin, i-compare natin sa computer ay software, no? Okay? May error, may bug, o, di ba? May virus, pero nalilinis din. Hindi yung lagi na lang mismong virus na siyang yung tao, pinakang virus na mismo na pumapatay ng kaluluwa ng kapwa niya, tao. Ay, pangit yun. So, ang Diyos nagbibigay ng buhay, hindi nagbibigay ng kamatayan. Hindi nagbibigay ng pandilin lang, kung hindi buhay na para tayo makahinga sa katotohanan sa ibabaw ng mundong ito. So, yung Diyos daw ang ama ng lahat ng tao, hindi yung incheck. Oh. Paano tayo nila lang, no? Sino ba ang kahawig? Incheck ba o tao? Yun ang sinasabi ni Dr. Si Rizal. Mababasa naman natin yan sa chapter 1, verse 26 and 27. Ano? And God said, let us make man in our own image. So, nila lang tayo ng Diyos, no? Katulad sa anyo ng mga anghel, ha? Ayon sa larawan ng anghel at ayon sa larawan ng Diyos. No? So, kamukha tayo ng anghel at ng Diyos. Kaya mali dito, kapag may pumasok sa iyo, kala mo nang lilimos lang pala, yung pala anghel na. Lagan yung tao lang. And let them have dominion over the fish of the sea. So, ibig sabihin, may dagat, ano? Di po ba? Parang yung Sea of the Orient. And over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth. And over every creeping thing that creep upon the earth. No? So, ganun po yan. Ano? And so, God created man in His own image. So, yung anyo po natin, ng nabubuhay nating kaluluwa, physical and spiritual. Kasi yung physical body po natin, eh, galing nga po sa alikabok ng lupa. So, yung spiritual, yun yung physical body of our living soul. Kasi ang sinasabing living soul, kapag ka namatay na ang tao, okay, kinakain ng uhod, no, yung human flesh natin, ang matitira doon na nabubuhay ay yung kaluluwa o yung sinasabi nating multo. So, kumbaga yung multo natin, yun ang kaluluwang nabubuhay at galing yun sa hininga ng Diyos. At yun yung espiritu rin. Na ang magulang ng espiritu natin ay ang espiritu ng Diyos. Ano po? So, ibig sabihin, ang espiritu natin, yun yung tao. O, sino ba yung tao dyan sa katawang laman mo? Ah, yung espiritu ko. O, anong pangalan ng espiritu mo? O, diba? So, sabihin mo yung pangalan mo. Diba? O, ganun din yun. So, kumbaga yung katawang lupa mo ay may nakatirang tao. At yun yung yung hininga ng buhay. O paano na ka nag-iisip, nagsasalita, nagagawa ng mga decisions. Ano? So, ganoon din ang Diyos. Ano? Magulang natin ang Diyos sa ating buhay ng ating kaluluwa. Ama natin siya. At ang ama natin ay kahawig natin. No? Hindi yung sasabihin natin kamukha ng alien. O. So, yun ang ibig sabihin dito na ang babae at lalaki ay kahawig ng Diyos. Ano? Walang nila lang na nauna yung incheck bago yung tao. Yan ibig sabihin ni Dr. Si Rizal, ano? So, balik po tayo dito sa ating aralin. Ano? So, dito, ang sinasabi ng ating pambansang bayani ay sinasalungat niya yung pahayag ng incheck. Ano? Okay? Sabi niya, yung bansa niya ay Eden. Ano? Okay? So, anong bansa yan? May pangalan ba? May pangalan. Nasa paragraph 13, di ba ba? Ayan, oh. Paragraph 13 ito. So, sabi niya, inulit niya yung paalam dito sa paragraph 1, no? Sa paragraph 13, my idolized country, no? Sorrow of my sorrows, no? Beloved Pilipinas. At ito ang gustong i-overwrite, patungan na ano, gusto niya palabisin ni China. Kaya si Duterte gusto tanggalin yung pangalan ng Pilipinas. Sabi niya, hear my last goodbye. Oh, hindi. Sabi niya ay, pakinggan mo ang aking huling paalam. Sabi niya, iiwanan ko kayo dyan. I leave you all. Oh, saan ba niya iiwanan? Oh, sa isang ancestors? Sa isang lahi? Sa China?
Di naman pwedeng maging China dahil ang China wala naman sa sinasabi ni Dr. Jose Rizal na nasa Sea of the Orient. Di ba? O di naman pwedeng ilublob mo yung China doon sa Sea of the Orient. Di ba? Ay nandun naman siya sa kalupaan. No? At hindi naman nila pwedeng gawing Eden yung ano, yung China dahil wala naman siya sa Sea of the Orient. Hindi po ba? So, ganun po yan. No? Hindi pwedeng pilipitin ang kasaysayan ng Pilipinas. No? So, sabi dito, iniiwan ko kayo sa bansang pinamumunuan ng Diyos na Diyos ang naghahari kung saan ang pananampalataya ay di pumapatay. So, hindi na magtatama sa kasaysayan ng China. Bakit po hindi tatama? Ay, pinapatay niya yung mga Pilipino rito eh. Hindi naman pwedeng patay mga Pilipino sa sasabihin nyo kayo ay national hero. Kaya ang ginawa nila dito, pinalabas nilang pinatay ng mga Pilipino si Jose Rizal, kaya pinapatay din nila ang mga Pilipino. O, wala namang ganyang heroism si Dr. Jose Rizal na kunin mo ang dugo niya at pagkatapos patayin mo ang Pilipino. O, di po ba? So, basahin po natin yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na dapat mo bang kunin yung buhay ng Pilipino? O kaya, terorista ang mga Chinese. Ano? Terorista ng kasaysayan at terorista din ng pagkakakilal na natin. Kasi ito, ano po, basahin natin dito, ano? Sabi dito, I die to give you life. Ay ano namang kinukuha dito ng mga Incheck, di ba? Namamatay ang mga Incheck dito na kinukuha rin yung buhay natin. O, as you serious, namatay siya para bigyan tayo ng buhay. Hindi yung pumatay ka at namatay ka sa dito sa Pilipinas. At pagkatapos ng pumatay ng mga Pilipino, sasabihin mo national hero na ang mga Incheck ng Pilipino. Ano? Ang sinasabi ni Dr. Cyril dito, ano? Ang namamatay para sa bansa, ano? Sa ilalim ng kalangitan ng ating bansa. Kasi ang gustong sabihin ni Dr. Cyril na tunugan na niya ang plano ni Emilio Aguinaldo at saka ng mga Incheck. Kaya sinasabi niya ito para ma-restrict ang mga Incheck na agawin ang Pilipinas upang patayin ang Pilipino. At yan ang nangyayari for 50 years, no? So, yan pong paragraph 5 na yan, ano? Ay tumatama naman dito, naka-interlock naman yan dito, na tama yung sinasabi ni Dr. Cyril, I surrender this life, no? No? To my beloved country. So, nasaan yung bansang yon? Ay nasa Sea of the Orient, no? Yung ninanakaw nila na may nine dash lines. Dahil ginawa nga nilang apo si Rizal, ano? Na hindi naman si Rizal ang pinaglalaban nila, yung ancestors nila. Di ba? Hindi naman bansa nila ito. Dahil wala naman sa karagatan ng malayong silangan. Yung ancestors nila. Di ba? So, ang sinasabi ni Dr. Cyril dito, no? Kung kayo yung mga Incheck ay papasok sa rehiyo ng araw dito sa dagat ng malayong silangan, no? I-surrender nyo yung buhay nyo dahil kayo dayuhan sa bansa namin. Ibig sabihin, susunod kayo sa mga patakaran nino, ng Diyos na nag-ahari, nandiyan sa paragraph 13. Di ba? Ito sa paragraph 13. Oh. Hindi ancestor nyo nag-ahari sa Pilipinas. At dyan nga ang iniwasan ni Dr. Jose Rizal magkaroon ng dynasty sa Pilipinas. Kasi hindi naman mga Diyos yung ancestors nyo. Oh, di ba? Oh. Sabi dito, hindi nyo pwedeng pagharian ng Pilipinas kasi may nag-ahari na dito na Diyos. Oh.
Kaya pinapaliwanag ni Dr. si Rizal na sa Pilipinas mayroong mga mamamatay tao bago siya magpaalam. No? Ay sinasabi niya, itong mga inchik, mamamatay tao, mga oppressors, at saka nangaalipin. Diba? Pati yun, Diyos gustong alipinin. At siya naman pinatutunayan ni Xi Jinping. Kasi sila daw ang founder ng Pilipinas. Eh, malayong-malayo naman siya sinasabi ni Dr. Si Rizal. Ang sabi ni Dr. Si Rizal, yung bansa niya ay isang Eden. Natulad sa isang perlas na nasa karagatan, no? Yan ang sinasabi niya. Wala siyang sinasabi yung ancestor niya ay nasa China at yun yung Eden niya. Ano po ba? Kasi maliwanag na sinasabi dito na yung China, hindi niya iniidolo kahit ang mga inchik. Pagka hindi mo inudulo ang ibang bansa, ibig sabihin, hindi yan ang tinunay mong minahal. So, ang sinasabi ni Dr. Cecil dito, no, yung bansa natin ay isang Eden. No? Bakit siya Eden? Eh, kasi nga po, pinag-aharian daw ng Diyos. So, ang ayaw ni Dr. Cecil dito ay pagharian ang bansa natin ng mga dayuha na mananakop. Ano? Ganun po yan. Ilang taon na tayo pinapatay, no? Di ba nag-celebrate ng 70 years na anniversary yung People's Liberation Army? At 50 years naman ang anniversary ng CPP-NPA na ang nagtatag din ay mga Aquino at itong si General Yepe, ha? Na matalik na kaibigan ni Benigno Aquino Jr. at saka nitong si Duterte at saka nitong si Xi Jinping. Dahil pare-pares mga taga-Syamin po yan eh. Taga-Pujian. Ano? Robredo. So, yan, ang sinasabi natin na kayong mga inchik, huwag kayong maglalagay ng mga palatandaanan dyan, ipapangalan ninyo sa pangalan ninyo. Kasi magiging conflict yan doon sa history ng Pilipinas. Ikiklaim yan ng mga anak bayan ninyo. Ano? At yan ay mali. Wala ditong pinapanganak na anak bayan sa Pilipinas dahil ang Pilipinas ay bansa, hindi bayan. Ano? So, ngayon, ano, walang bayan, no? Okay? Kaya itong mga kasaysayan natin, talagang binabaliktad, ano, nitong mga gumawa ng 1986 People's Revolution. Kasi yung 1986 People's Revolution ay hindi yan pag-surrender sa bansa. Yan ay gumawa sila ng antag dito yung struggle, ano, against Filipino people. No, kasi kung sila ay totoo na sumusuko sa plug ni Emilio Aguinaldo, wag nilang gagamitin pambalot lang, dapat mamatay sila sa sorry po sa bandila ni Emilio Aguinaldo. Hindi naman sila namatay eh. Di ba? Oh. Binalot lang sa kanila 'yon. At binantingan nila yung Pilipinas, mga Pilipino na pumatay sa kanila, yung Pilipinong militar. So inialign nila yung Peking history na si Rizal ay pinatay din ng militar at the time nung ang Kastila ay nandito. Ay, hindi naman pwedeng ganun baliktarin rin Emilio Aguinaldo na ang pumatay ay mga Pilipino. Dahil ang mga Pilipino hindi naman sundalo ng Kastila, no? Ang sundalo ng mga Kastila ay nasa loob. Itong mga Pilipino, maliwanag dito na sinasabi ni Dr. Si Rizal sa sulat niya na nasa labas. Nakikipaglaban. Ipinaglalaban nila yung bansa nila hanggang kamatayan. Yan po yung mga Katipunero at saka sila Andres Bonifacio. So, gustong baliktarin itong ano, ni Emilio Aguinaldo, ha, na
sila ang pinapatay ng mga Pilipino diyan sa loob na Port Santiago. O, diba? At sila yung sinasabing Pilipino at ito yung rebelde. So, mali na, di mo ba? At yung republika niya ang kinakalaban. Oh. Ayan yung republika niya. Hindi naman niya, yung republika naman niya ay naitayo eh. Di ba? Eh, ano na? Huli na. Bago yung labanan. So, nagkaroon muna ng labanan na hinihingin ni Dr. Jose Rizal yung kalayaan ng bansa natin. Dahil ang bansa natin, bansa na bago dumating ang Incheck, bago pa naging First Republic itong si itong bayan ni Emilio Aguinaldo. Oh, hindi naman ito tinawag na bayan ni Dr. Jose Rizal, makailang beses na sinabi niya na bansa. At yan ang pinipiki ni Emilio Aguinaldo. Pagkatapos niyang patayin dito itong si Dr. Jose Rizal, ay gusto niyang maging bida, maging hero ng mga Pilipino. Yan lumalabas dito, no? Eh, hindi pwedeng maging hero ang Gobernador Silio dahil pumatay siya ng mga kaibigan, kamag-anak at kapatid. At marami siyang pinatay na Pilipino. Yan ang sinasabi dito ni Dr. Jose Rizal. Ano? Hangman daw itong si Emilio Aguinaldo. Kaya hindi siya qualified maging hero at hindi siya ang presidente. Ano? Ang tunay na presidente, ayon kay Dr. Jose Rizal, isusuko niya yung buhay niya sa Pilipinas. Oh. Eh, kailan sumuko si Aquino? Wala naman, di ba? Ginamit niya lang yung buhay ng mga Pilipino, inuto niya, at marami silang pinatay dito sa Pilipinas. No? Hindi yung nagbibintang siya na siya ay pinatay. Ano? So, ang totoong hindi nagbabalot ng flag. Sinusuko ang buhay sa bansa lang. Ano? At hindi sa mga politician. Oh. Eh, kailan sumuko yung mga politician? Ha? Eh, tinanggal pa nga yung salitang bansa eh, sa paragraph 1 ng sa preamble sa 1973 Constitution. Kaya hindi mo na matatagpuan niya ang salitang bansa diyan sa 1987. Kaya maliwanag na magnanakaw ang mga Aquino, ang mga Pujian. Na hindi nila pwedeng baliktarin itong sinulat ni Rizal. Masira na. Di ba? O, tapos yung historic right and legal title belonging to the Philippines, binura din ng 1987 Constitution dyan sa 1973. So, maliwanag na ang agawan ng history at agawan ng kasaysayan ng civilizations dito sa lupain ng bansang Pilipinas ay ang number one dahilan ay mga Incheck. No? Pilit nilang pinagtitibay ang kanilang kasinungalingan na hindi nila kayang burahin dito sa sulat ni Rizal. No? Oh. Ang jewel of the Sea of the Orient, hindi pwede mong gawing lahi. Ano? Kasi ito'y bansa. Ano? At hindi mo ito pwedeng gawing bayan kasi ito'y bansa. Bansa na walang kahihiyan. Ano? Oh, yan ang sinasabi niya. Oh, kaya nga sinasabi niya perlas dahil bansang walang kahihiyan. Eh, ano bang ginawa nito mga People's Liberation Army at saka itong mga CPPNPA? Diba? Pinagpapatay mo nila ang Pilipino at i-declare nila sila ay hero sa paggamit ng dugo ni Jose Rizal. So, hindi mo pwedeng gamitin ang dugo ni Jose Rizal sa terorismo o sa pang-aagaw ng mga teritoryo. Dahil lang dugo ni Jose Rizal hindi nagbigay ng kamatayan sa Pilipino, kundi buhay. Ano? At hindi siya namatay sa lahi, kundi sa kalangitan. Na kung saan ang Pilipinas ay nanduroon, nandito. No? At habang buhay siyang namamahinga, pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ano? O yan ang pinapaliwanag dito ni Dr. Jose Rizal. Ano? Na yung bansa, ano, hindi pwedeng sabihin ni Emilio Aguinaldo na yan ay bayan. Ha? At nang yung mga kabataan makabayan dyan, ano,
huwag nyo mulis tiyahin itong sulat ni Jose Rizal na kayo anak ng bayan. Dahil wala ditong anak ng bayan sa Pilipinas. No? Ito ay, ang mga pinanganak dito ay anak ng bansa. Bansang Pilipinas na nasa, nawala doon sa atmosphere ng utak ng mga lulo nyo. No? O doon sa sky ng inyong mga fabricated organizations ng mga makabayan. Kundi ang bansa ay nasa loob lang ng karagatan sa malayong silangan na nasa rehiyon ng araw. O dapat maintindihan nyo para hindi na kayo nagrarally dyan tsaka maging front ng komunista ng China. Hello? Kasi hindi tungkol ito sa lahi o organization inaagaw nyo sa amin. Ito ay kasaysayan ng aming mga ninuno na nasa rehiyon ng araw, no? Oh. So, ang sabi ni Dr. Jose Rizal dito, my dream, my long dream, my lifelong dream, no? My deep burning desire, ano? Sabi niya, that soon, that will soon, this soul that will soon depart cries out. No? Umiiyak yung kanyang kaluluwa, yung nabubuhay niyang kaluluwa. Naiiwanan niya ang mga Pilipino sa bansang Pilipinas. No? Sabi niya. Pero siya ay, ganun pa man, siya ay hindi natitinag. No? Para sa ating kalusugan, ano? Na mula noon hanggang ngayon ay niluluko tayo, may mga dimbak siya, mga kung ano, no? Mga kung ano nung injection sa atin. Oh, how beautiful to fall, to give you flight, no? So, hindi tayo binabagsak, ano? Ng ating pambansang bayani, hindi tulad nito mga bayani daw sila, pinagpapapatay at pinababagsak tayo dyan sa kung saan sa ang panig ng Pilipinas at kinukuhaan tayo ng mga organs at kinukuha yung mga kabataan dito sa Pilipinas. Kaya kung malilinis lang itong Pilipinas na mawala itong mga inchik na ito, bumalik na sa mga ninuno nila, wala dito ang ano, krimen eh. Sila lang talaga ang virus dito sa Pilipinas. Ano? Hindi nila binabasa ito may ultimo adios. Dapat ipabasa ito ng simbahang katuliko dyan. Isa-isahin yung mga binabautismohan nila. Dahil hindi pwede makapasok dito ang mga inchik nang hindi nila binibigyan ng second name. Eh, kinakain na nila yung dugo natin eh. Oh, I die when I see the sky has unfloored its color, no? So namatay siya, nasabi niya na nakikita niya ang kalangitan na hindi natitiklop ang kanyang kulay. So ang pula, pula. 'Di ba? Ang blue, blue, ang green, green, 'di ba? So hindi siya nagsisinungaling, ang ibig sabihin niya. Wala siyang lihim na tinatago. And at the last, and at last, after a cloak of darkness, no? Bagaman, sabi niya, pagkalipas no? ng lihim ng mga kadiliman, ano? Ay darating, no? Sabi niya, ang mensahe ng bagong araw. So, ibig sabihin, mga tao ay naglihim pagkatapos ng kanyang kamatayan sa loob ng 123 years, ay darating din daw ang katotohanan at yun daw ang bagong araw. Yun ang sabi niya. Kung kailangan nyo, sabi niya, kung kailangan mo aking bansa, sabi niya, ng balabal, sabi niya, ay kulayan mo, no, sabi niya, ang iyong bagong liwayway, sabi niya, sabihin, sabi niya. So, paano, anong ikukulay doon sa bagong liwayway? Sabi niya, ibubumo ang aking dugo. Sabi niya, pour it as the moment comes. Sabi niya, patuloyin mo ito. Sabi niya, kung bago dumating ang bukang liwayway na yun. Sabi niya, and may it be gilded
by a reflection of the heaven's newly born light. At magsilbi itong katarungan sa pagkamatay niya upang makita natin kung sino siya, kung paano siya pinatay, sino pumatay sa kanya, anong dahilan. Yun ay moral law. Ha? Dahil sa pangangamkam ng mga lupain nito, mga gobernadorsilyo at ng mga Kastila at ng simbahang Katoliko. Oh. Yan ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng extrajudicial killing. Kaya ito si Emilio Aguinaldo ay hari ng extrajudicial killers sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Kaya ito walang karapatan na maging national hero. Kung sino man nagtatag sa kanya na siya ay national hero, siya ay isang sindikato. Ano? So, I may be gilded by the reflection of heavenly newly born light. Ano? So, ibig sabihin, restricted. Ano? Yung katotohanan na yun, hindi na pwedeng malapitan ng mga sinungaling. Ano? Kasi ang mga sinungaling ay matatanglawan na ng bagong liwanag ng kalangitan. Yun ang sinasabi niya. If upon my grave one day, ano, sabihin, yung isang ikot ng araw, no, ay nakakita ka, sabi niya. Sa gitna ng makapal na damuhan, ang isang mapagpakumbaba at simpleng bulaklak, no, sabi niya, ilagay mo ito, sabi niya, sa aking labi, na, at hahagan ito ng aking kaluluwa, sabi niya. At ang kaluluwa mo, ang kaluluwa ko ang hinaggan mo. Ayun, sabi niya. Ganun yan. Ganun pala yun. So, ibig sabihin, pag yung bulaklak, no? Dinalhan natin siyang bulaklak, no? At inilagay natin, no? Ay yung kaluluwa daw niya ang aking, ang ating hinaggan. Okay, ganun pala. So, may malalim ang kayo. Ibig sabihin nito, hindi ito basta-basta. Dahil daw sa kanyang kamatayan, isang araw, ay nakakita ka, sabi niya, ng makapal na damuhan na kung saan nandun yung bulaklak, ano, simpleng bulaklak, ano, lapit mo sa iyong mga labi. At ang aking kaluluwa ang iyong hinaggan. Ano? And on my brow may I feel under the cold tomb. Ayun. At sa ilalim ng aking libingan, no, sa aking kilay ay mararamdaman ko ang banayad na ihip ng iyong pagkakalinga. Ayun. At ang mainit mong paghininga, ang iyong hininga, ano? Baga yung katamtamang init ng iyong hininga, ano po? So, sabi niya, let the moon see me. O, yun po yun, no? So, hindi niya sinasabi na yung mga inchik, imbitahan niya para tingnan siya yung buwan, ano po. Pagkatapos niyang mamatay na, ibig sabihin niya, pagkatapos na niyang mamatay, ano, at magpaalam dito sa kanya mga minamahal, wala lang ibang makakakita sa kanya kundi yung buwan, ano, kung nasaan siya. At sinabi niya na wala siya sa lahi, nandun siya sa isang bansa na nasa riyo ng araw, sa karagatan na malayong silangan. Yan po ang sinasabi dyan. Ano po? So, ang sabi dito, let the dawn send its fleeting radiance. So, ibig sabihin, iikot na naman ito daigdig, kakaroon ng gabi, and then magkakaroon ng bagong umaga. So, ang gusto niya, laging bagong umaga pagkatapos niyang mamatay. Hindi po ba? Ayaw niya na habang tumatagal, nawawalan tayo ng kasaysayan sa Pilipinas at lalong padilim ng padilim. Oh. Ayun ang gusto niya makita. Ano? Ano yung mga mensahe niya para sa Pilipino?
No, kasi ngayon tinatakloban naman tayo nitong mga inject ng panibagong kalukuhan, ano? So, ang tinatakpan na nila kasaysayan na ng bansang Pilipinas. Ha? Kinukubiran na niya yung sinasabi ni Dr. Rosie Rizal na heavenly newborn light, no? Eh, hindi na ito newly born light eh. 'Di ba? Newly born darkness na naman ito, nagre-reborn yung kadiliman na ginagawa nitong mga inchik, ano? Tinatakloban niya yung kalangitan na sila doon lumalang ng langit at ng lupa, ng karagatan at ng Pilipinas. Ay mali na, kasi sayang na ginagawa nitong inchik na to. Pumunta na lang sila doon sa Mercury kung totoo yung tatay nila na gumawa ng langit. At yun ang bukirin nila. Oh. Ano pa sabi niya? At yun daw, bukang liwayway ang magbigay ng sinag, no? Fleeting radiance, oh, yung mga sunod-sunod na sikat ng araw sa madaling, ano, kasi di ba parang meron siyang fleeting radiance pag nakita mo na gumagalaw yung mga ano, ulap, di ba? So dumadami yung ano yun, yung parang spotlight nila sa madaling araw. Di, parang mga sinag yun eh. Yung sinag siya na nagreflect galing doon sa ulap, ano? Sa ilalim ng ulap, lumulusot siya sa ilalim ng ulap, and tumatawa sa mga damuhan, no? Ang sarap tingnan noon, 'di ba? Oh. So 'yun ang gusto niya makita, no? Yung bagong araw, bagong sinag, no? And let the wind moan its low murmur, ano? Ayaw niya nung mga digmaan makarinig, no? Ng mga putukan. Ayaw na niya, no? Pagkatapos niyang mamatay. So ayaw na niya ng revolution, ng people's revolution, ng people's power, no? And should a bird descend, no? Kung may ibon naman daw na bumaba, no? At magpahinga sa kanyang cross, no? Hayaan ito na umawit, no? Para sa kapayapaan. Kaya yun, pagkatapos niyang mamatay, dapat kapayapaan na, hindi yung babakura mo ng mga sundalo yan, papaputukan mo siya. Ay mali na yun. Parang pinangangait mo sa Pilipino ang Pilipinas na hindi Pilipino si Dr. Rosie Rizal at hindi pwedeng lapitan. Kaya mahilig sa, kumbaga itong si Emilio Aguinaldo, binasa niya yung sulat ni Rosie Rizal kung paano maitago yung krimen niya. Kaya itinatag niya bilang presidente siya para hindi siya mahatulan ng kamatayan. Dahil si Dr. Rosie Rizal, kahit na siya walang kasalanan, isinuko niya yung buhay niya sa bansa. Siya naman nagtatag ng bagong republika para hindi siya hatulan at magpatuloy yung pagiging serial killer niya. Ganun ang nangyari. So, tingnan natin kung paano siya naging serial killer. So, itong sinasabi dito na tungkol kay Emilio Aguinaldo ay malaking kasinungalingan, ano? Na itatayo niya yung kanyang sarili, nag-self-proclaim siya na siya ay president ng Pilipinas, no? First Republic, di ba? First president, no? Paano siya maging first president, no? Eh, ang sinasabi nito maging presidente ni si Rizal at ang pinuno ay yung sinusuko yung buhay niya sa Pilipinas. Eh, siya ay pumatay ng kanyang mga kaibigan. So, hindi siya pwedeng maging isang presidente. Ano? Dahil dapat pumasok muna siya sa ilalim ng batas. Okay? Na kung si Jose Rizal na walang kasalanan ay na-firing squad, dapat mamamatay muna siya para sa bansa. So, ang ginawa niya, gumawa siya ng bandilang sarili niya at doon niya gustong pasaladuhin ang mga Pilipino. Ayun, nakakuan yan. Kaya, hindi siya pwedeng maging hero kasi pumatay siya ng mga Pilipino, ano? At siya isang gobernadorsilyo noong panahon ng Kastila, kaya siya ay walang karapatan na maging bayani, ano? At siya ay kakampi ng mga inchik, no? Doon sa land reform ng Pilipinas. So kaya niya pinagpatuloy yung political ambition niya para yung dynasty niya hanggang ngayon ay makapagpalawak ng mga lupain at magkamkam ng magkamkam.
Kaya dapat matrace yung mga kamag-anak ni Gobernador Silio at pabalikin na sa China, dahil papatay pa sila ng papatay. At yan ang nagpapauso ng extrajudicial killing, no, sa buong Pilipinas. Ay miyembro pa naman siya ng Magdalo. Ayan o. Hindi po ba? So, pinatungan niya yung Katipunan. Hindi, ginawa nilang Magdalo. No? So, ganyan man loko itong tao na ito. Ano? So, kinakain niya talaga yung history ng Pilipinas sa simula pa. So, ganyan ang ginagawa. May pattern yung China. Gusto nilang kainin yung history ng bansang Pilipinas. Ano? So, dito, wala naman sinasabing ang bansang ito ay pag-aari ni Emilio Aguinaldo, unang Gobernador Silio, di ba? Ang sinasabi dito, ang bansang Pilipinas ay pag-aari ng Diyos at Diyos ang gumawa. Ano ang sabi dito? Let the burning sun. Ito yung burning sun, no? Di ba? Kitang-kita. Kaya bang palingasin niya ng mga inchik? Di ba? Inutusan nga niya, di ba? Sinabi niya, no? Hayaan pala. Di ba? Hayaan ang nagbabagang araw, no? Na tuyuin, no? Sa pamamagitan ng kanyang init, no? Ang ulan. Upang tumaas ito, no? Umangat ito. Yan sabi niya. Evaporate, nag-evaporate, sabihin, umangat yung temperature niya, aangat din yung pressure niya, and then magiging usok siya. Okay? Magiging mist. Di ba? So, and with my clamor behind, ganun pala yun. Sa likod ng nagbabagang araw, di ba? Sabi niya, towards the sky. No? Parang itunutulak ng liwanag, no? Yung kanyang mga sinasabi, yung kanyang mga adikain, yung kanyang mga mensahe para sa Pilipino. Ibig sabihin, yung ulan, yung kanyang sinasabi at yung nagbabagang araw, sinasabi niya, ano, ay maging tunay na katotohanan na maging isang bagong bukas, na maging bagong umaga ng mga Pilipino upang tayo ay maliwanagan kung ano ang ibig sabihin niya ng kanyang sinulat. Ay ito po ay isang security code protocol ng immigration upang hindi tayo lapastanganin ng mga mamamatay tao pag nanakaw ng lupain. Ano po? Kaya yung mga inchik, mawalan ng visa ang kanilang mga pagnanakaw dito, dahil dito sa sulat ni Jose Rizal. At magkakaroon po tayo ng karapatan na bumalik sa ating mga dating lupain na kung saan ay pinalayas tayo nitong mga inchik. Dahil sila palalabasin natin ng bansang Pilipinas dahil sa pagnanakaw nila ng human identity ng ating pagka-Pilipino sa civilization ng Tree of Life na nilalang ng Diyos dito sa ibabaw ng planeta. No? Kaya tayo po ay magkaisa na itaguyod ang ating kasaysayan na huwag matakluban ng pagsisinungaling nitong mga apo ng China. No? Sabi dito ni Dr. Jose Rizal, ano? Let the friend mourn my early demise. Diba? And in this serene afternoon, when someone prays for me, oh country, pray to God. Oh, Diyos ang nananalig siya sa Diyos. Yung kanyang mga panalangin ay kanyang iminumungkahi sa bansa natin. Na manalangin tayo ay sa bansa, hindi tayo tumutok doon sa mga santo ng Kastila at saka ng Inchik para makita natin yung pagkatao natin na tayo nilalapastangan na inaagawan ng karapatan, inanakawan ng kaluluwa at nililito, ginuguyo. So how many years na ginuyo tayo? From the time of Lapu-Lapu hanggang time ng ano? So, nagsimula kasi ang pagdating ng mga Inchik ay 1594, ano? So ibig sabihin medyo nauna muna yung mga Kastila and then Chinese, no? So yung mga Chinese na mga sila Aguinaldo, yung mga lulo nila, nagsimula silang pagtiwalaan ng simbahan mula noong 1594.
Ano po? So 302 years 'yan no ang sila na magkapiling ng Sangli o ng mga Inchik at saka ng Kastila, no? Nang kanilang patayin si Dr. Si Rizal at saka yung mga Katipunero at ganun din yung si Andres Bonifacio, nakababata ni Dr. Si Rizal. At nung sila ipinapatay, ayan sabi niya, manalangin ang buong bansa, no? Sabi niya, sa ating Diyos. So hindi totoo na ang gumawa ng Pilipinas ay itong ancestors nila. Ano po? Okay. Hindi totoo na ang magawa ng Pilipinas ay itong ancestor nila. Kasi sa Diyos ang tinatawag, di po ba? Ayan o, pray to God. Di po ba? Okay. Pray for all unfortunate ones who died. Ano? So, sumalakay yung mga komunista. Ano? Manalangin kayo. 50 years na sila na kayong pinapatay. Ginagamit ang pangalan ng Mother Mary sa pagpatay. Ano? Pray for all who suffered torments unequal. O, yung mga tinutorture, no? Pinahihirapan ng mga Pilipino. Pinatutuga sa kasalanang hindi naman nila ginawa, no? So, ganyan ang ginagawa nitong mga tao na ginagawang replika si Emilio Aguinaldo. We planted evidence, sabi niya. So, ganun yan. At sasabihin mo na ikaw ito. Kahit hindi ikaw. Basta ikaw yan. So, ganun tayo ginagago dito mga Inchik. Ano? Pray for our poor mothers who in their grief and bitterness cry. Ano? Hanggang pray na lamang tayo. Ano? Pray for orphans and widow. Pray for prisoners in torture and pray for yourself and pray that your final redemption you'll see. Ano? So, ano ba yung final redemption? Ito yung pagbibigay ng buhay. Ano? Na sabi, yung mga sundalo natin, ipagtanggol ang bansang Pilipinas. Ano? In field of battle, deliriously fighting, other gives you their lives. No? So, yan po yung mga sundalo natin. Ano? Without doubt, without regret, the place matters not whether cypress, laurel, or lily. No? Kahit saan kakahuyan, no? Katubigan man, no? O sa mga timber, no? Yung mga pinutol na kahoy, o sa open field, o sa kapatagan, no? In combat or cruel martyrdom, no? Doon sa ating pagtatanggol, ano? Kahit na anong mangyari sa atin, ibibigay natin ang buhay natin para sa ating bansa. Sabagat yun ang hinihingi natin na magkaroon ng bansa, hindi magkaroon ng bayan. Kaya tulok-ulok itong si Emilio Aguinaldo, ginawang bayan yung ating bansa. Ano? Hindi tama yun. And when the cemetery enveloped in dark night, and there alone, only those who have gone remain in vigil. Ano? Disturb not their rest. O yung mga Inchik, huwag niyong gambalain yung mga namatay na. Na kung ano-ano paglalagay niyo na I do not know the dignity of his birth. Ipaskil ninyo yan doon sa cemetery ng Chinese cemetery. Huwag dito sa cemetery ng National Heroes ng libingan ng mga bayani. No? Diyan ninyo ipaskil yan doon sa mga tindahan nyo. At saka doon sa Chinese Embassy. At umalis na kayo sa Pilipinas dahil ang sinasabi ni Dr. Si Rizal dito, niluloko niyo yung buong mundo, hindi naman siya Inchik. And should you hear chords from Sizer of Psaltery, it is I, beloved country, singing to you. So, umawit si Dr. Si Rizal, hindi sa Inchik, sa layan ng Inchik, sa bansang Pilipinas, ano? And when my grave and by all forgotten has not a cross nor a stone to mark its place. Let men blow and with the spade scatter it. And before my ashes return to nothing, may they be the dust of the carpets of your field. Ano? So, yan ay tungkol sa bansa talaga. Wala namang kapatagan yung lahi, di ba? Kaya hindi tungkol sa lahi ito. Ano? Tungkol sa kanyang kaluluwa na yung katawang lupa niya ay babalik sa bansang Pilipinas, hindi doon sa China. Ano? So, okay. Goodbye. So, hindi lang cross ang
nilagay sa kanya, no? Wala nang cross na nilagay sa kanya, nilagyan na lang niya siya ng stone. Yun ay monument na nilagay sa kanya. Ano po? Kaya ang naglagay niyan ay mga Amerikano, hindi yung mga Inchik. Kasi yung Inchik at saka Catholic Church, pinabayaan pong walang kabaong yan sa loob ng 2 years. Diyan sa ilalim ng lupa, wala siyang kahit anong saplot, walang kahit anong balot, kundi yung butas na damit niya. Ano? Kaya ito, talagang ugaling aso itong si Emilio Aguinaldo at itong mga Kastila. Ano? Barbaro ang tawag dyan. No? Makabasa nyo yan dyan sa history ng sa Wikipedia na barbaro ang mga Inchik. Ano? Goodbye, dear parents, brother and sisters, fragments of my soul. Ano? So, ibig sabihin, yung mga magulang niya, minamahal na magulang niya, ibig sabihin, parents, magmula sa mga lulu niya, ancestors niya, ano? Mga kapatid niya, lalaki at mga babae, yung mga kababata niya, na kaibigan, in the home now lost, ibig sabihin yung tahanan ng ating lahi, ano? Tahanan ng kanyang fragments, ng kanyang kaluluwa. Pag sabi fragments ng kanyang kaluluwa, ano? Lahat ito na mga kamag-anak niya nasa loob ng kanyang himay-may ng pinakamaliliit na bahagi ng breath of life or sinasabi nating human soul. Ano? So, hindi ibig sabihin na yung mga kaibigan niya na doon sa loob ng lying in cheek. No? Kaya ang pinag-usapan dito, ito, iniwan niya sa bansa niya. Ano? Ganun po yan. Paalam siya. Goodbye, sweet foreigner. Yan. So, nagpaalam siya sa isang mabuting banyaga. Mabait. No? Kanyang kaibigan at kagalakan niya. Sabi niya, mamamahinga na siya. Ayun ang sabi niya. Kaya namahinga na siya, no? So, ito pala nakaligtaan natin. Then, nothing matter. Kung wala daw mangyari doon sa kanya mga sinasabi niya, no? Ay, isama na lang daw siya sa mga sinungaling. O, yan ang sinunod ng mga sinungaling, no? Sinama nga siya ng mga sinungaling. Pero tayo, ako, kayo naman nakakaintindi, tayong lahat, no? Huwag nating isama siya sa mga sinungaling. Doon sa mga bulaan, yung mahaba ang dila ng mga Inchik, no? Kaya tapos sinabi niya, ang iyong atmosphere, di ba? Yung kanya nakabalot na nagbibigay protection sa atin, ano? Dito sa planetang ito, sa Pilipinas, ano? Your space, yun na yung sinasabi dyan na pinagbabawalan tayo dyan sa West Philippine Sea. Padyan sa Binam Rice. And valleys I'll cross, di ba? So, sinasabi dito ay tungkol sa bansang Pilipinas, ano? Hindi doon sa China na hindi naman siya nakaabot. Di ba? Wala kang makakita na pumunta siya sa China. Di ba? Nakaabot lang dyan siya sa may Hong Kong. Di ba ay naging British ano yan? I will be a vibrant and clear to your notes, to your ears. Di ba? So, yun nga. Matunog ang kanyang pangalan pero hindi natin siya nakikilala. Yung mga salita niya, yung kanyang mga yung ibig sabihin niya. Aroma, light, colors, murmur, moan, and song. Constantly repeating the essence of my faith. Kaya ito pong sulat niya ito. No? Yung sinasabi niya, aroma. Ano? Yung sinasabi niya dito sa paragraph na yun, yung ipaamoy sa kanya yung bulaklak. Light, yun yung sabi niya na yung araw, yung kulay na ito, lahat na sinabi niya dito, di ba? Ang sinasabi ito, description ng isang geography, ano? May mga kanyang binibigas dito, yung murmur niya. Yung gusto niyang marinig, no? At yung awit niya, dito lahat. Yun yung sabi niya, diba? Lahat yung sinasabi niya, di ba? As I, beloved country, singing to you, you know, in song. Ito daw pa ulit-ulit niya sinasabi. Kasi ito daw yung pananampalataya niya na hindi dapat patayin, no?
ng mga mamamatay tao na gumagamit ng dugo niya sa terorismo. Ano? So, sabi ni Dr. Si Rizal, huwag niyong gamitin ang aking pangalan, ang aking dugo sa pagpatay ng mga Pilipino. So, ito, sama na ang ginawa nito ni General Yepen na to. Pinapatay niya ang Pilipino at ginagamit niya yung pagkabayani ni Dr. Si Rizal laban sa mga Pilipino. No? Na hindi naman sinasabi ni Dr. Si Rizal kalabanin mga Pilipino. Ang sabi niya, ipagtanggol ng mga Pilipino ng ating bansa sa mga mamamatay tao tulad na General JP na ito at ng People's Liberation Army. Oh, yan pong ibig sabihin nito, no? So sabi niya, farewell beloved country. Oh, ito yung bansa, di ba? Treasured region of the sun. Kayamanan ito na nasa kalangitan sa rehiyon ng araw. Tulad daw ito sa perlas na nasa karagatan ng silangan. At ito ang ating paraiso na pinaghaharian ng Diyos. Na kung saan hindi mamamatay tao ang nagahari, hindi mga mananakop at magnanakaw ng lupain at magnanakaw ng tax, hindi nangaalipin ng Pilipino. So, anong pinakikita nito nung Encik? Gusto niya alipinin ang Diyos. Okay? Di ba? Kasi yun daw, ang sisters nila ang gumawa ng Pilipinas. Ibig sabihin, yung atmosphere, lahat ng nakikita nyo, lahat na sinabi ni Dr. Sirsal dito, sila ang gumawa pati hininga ng tao. Eh, wala naman yun sa sinasabi ni Dr. Si Rizal. Hindi po ba? Kaya hindi totoo itong sinasabi ni Xi Jinping na sila ang gumawa ng atmosphere ng Pilipinas, space, Bali, 7,641 islands na mga panalangin ng mga tao. So wala na. Sila nga hindi marunong manalangin eh. Ang alam nila mag-struggle, pumatay ng tao, magnakaw ng lupain, magnakaw ng kasaysayan, magnakaw ng human identity, magnakaw ng karagatan, magnakaw ng mga nilalang ng Diyos. So hindi po kasaysayan, wala pong shared history ang China at ang mga Encik dito. Kaya kinakailangan sa Encik ay palayasin na ng Pilipinas. Dahil hindi naman terorismo ang pinopromote ni Dr. Si Rizal dito na gamitin ang dugo mo, ilagay dyan sa simbahang Katoliko, ilagay doon sa simbahan ng komunismo, ilagay sa muski ng Muslim. Oh, wala naman sinabing gawing lotion ng People's Liberation Army yung dugo niya. At gawing lotion itong mga kabataang makabayan na nagpapanggap na anak ng bansang Pilipinas. Na anak naman pala sila ni Emilio na mangluloko na sumira sa paragraph 1, paragraph 2, paragraph 8, paragraph 10, and paragraph 13 na hindi tinawag ni Dr. Si Rizal na minamahal niya ang kanyang bansa bilang bayan or state of unknown province of Mr. Kiyenan Binigno Aquino or Domingo Lamco. Kaya yung mga sindikato ng 1987 Constitution, magbabayad talaga kayo ng malaki. Kasi niluloko nyo ang Diyos ni Dr. Si Rizal. Niluloko nyo yung mga Pilipino at niluloko nyo rin yung mga apo nyo. Magbabayad kayo ng mahal. So ginagawa ninyo, kahiyahiya kayo. Oh, magbasa kayo ng May Ultima Diyos. Ito po ang ibig sabihin niyan, hindi yung tungkol sa lulo nyo. Oh, sabi dito, kung i-translate natin, kasi ancestors niya. Oh, farewell, beloved ancestors, treasured region of the sun. Pwede bang ipasok nyo doon sa araw? Oh, yung mga ancestors nyo? Pwede bang maging perlas yung mga ancestors nyo? Mali na. And then gusto mo, isurrender si Dr. Si Rizal na isinurrender niya yung buhay sa bansang Pilipinas, isurrender ng mga apo ng China at ng Chinese Chamber of Commerce ang bansang Pilipinas kasama si Rizal doon sa mga ancestors nila. So mali lang history. Mali ang kasaysayan ng
bansang Pilipinas dahil sa kagagawa nitong mga peaking immigrants na ito ng mga inchik. Mayas-layas na nga kayo, ikaw SM, ha? Magbabayad ka, umalis ka na sa Pilipinas, ha? Si Lucio Tan, umalis na, marami na kayong ninakaw na tax at saka manggagancho kayo, ano? Sabihin nyo na kayo ay national hero kasama ni Jose Rizal. Walang ganyang history. Ano, patahimikin na niya yung pambansang bayani. Walang sinasabi dito na pumunta dito yung mga inchik para maging bayani. Iniwan nga ni Dr. Jose Rizal yung bansa niya. May inchik na, mayroong isang foreigner. At hindi ni Dr. Jose Rizal isinuko sa inchik dito sa Pilipinas yung kanyang bansa. So ito mga inchik, dala-dala itong history ni Rizal, isinusuko yung bansa namin sa mga ancestor nila. Walang katotohanan niya na pagkatapos niyang mamatay, ay kayo naman ang magdadala ng kanyang history doon sa mga lulo nyo. Oh, para isuko yung Diyos, isuko yung kaibigan niya, isuko yung mga lahat ng population sa Pilipinas. Nasasabihin nun, yung galing si Adan saka si Eva. At ang gumawa ng Eden, yung lulo nyo, pati dagat, lahat ng binanggit ni Dr. Jose Rizal dito. Kaya mangluloko talaga kayo. 100% manggagancho. Salamat po mga Pilipino. Yung pong mga lupa na ninakaw ng mga inchik sa inyo, ay ipabalik po natin. Pag hindi sila nakaintindi na nga, pag may inchik na kumakatok sa inyong bahay, at sasabihin, may daladalang papel, at sasabihin, lupa nila ito, may papel kami. Eh sabihin nyo, sino bang nauna? Papel o tao? Oh. So, ang sabihin ninyo, di ba tao? Hindi yung papel? Oh. Bago dumating yung papel nila, tao na tayo sa Pilipinas. Yung ibig sabihin ng Eden. Ano po? Kaya, mawawala ng saysay yung kasaysayan ng inchik sa Pilipinas. Ano, lalaya sila sa bansang Pilipinas dahil pinalalabas dito ni Dr. Jose Rizal, may isang citizen dito na foreigner. Ha? Na kaibigan niya at hindi yung mananakop na magpapadala ng shabu ng mga komunista, People's Liberation Army para gawing hero. Walang ganyang history na patay mga Pilipino, agawa mo ng Lepen, agawa mo ng bansa at saka sasabihin mo hero ka at saka si Rizal. Ay hindi po yung kasaysayan ng Pilipinas, mahiya kayo. Doon kayo gumawa ng ganyang heroism sa China, wag dito. Patayin nyo yung mga lulo nyo, patayin nyo yung mga sanggol nyo, patayin nyo, uminom kayo ng dugo ng magulang nyo. At sabihin nyo yun ang paraiso ninyo, China, hindi itong Pilipinas. Ganun lang po kadali mag-intindi. Pinapahirapan nyo yung sarili nyo. Manggagancho kayo, ipapakalat nyo sa buong mundo yung peking history ng ancestor nyo sa buong mundo. Hindi man yan sinabi ni Dr. Jose Rizal. Tumigil na kayo, mga kabataan, mga kabayan, balik na lang kayo sa China, sa lulo nyo. Inuulit-ulit ko na nga ito last farewell ni Dr. Jose Rizal kasi 123 years na itinatago dyan sa silong ng simbahan. At itong silong ng simbahan, altar ng simbahan, issue ng birth certificate sa People's Liberation Army. Ano? At 50 years na pinagpapatay ang Pilipino, ha? Mula noong 1968, itong si Jose Maria Sison na gumamit ng Christian name para pagpapatayin ang Pilipino, ang kapwa niya Katoliko. Ganon din ito si General Yepe. O, kaya po nakalaya ito si ano, at nabagong istorya natin ay dahil sa mga santo ni santong walang mata nito Catholic Church kay Mama Mary na dala-dala rin ng mga plunderer ni Janet Napolis nung Kalawan rapist, lahat po nung may dala, ito si Cory Aquino, dala niya si Mother Mary, pero ninakaw yung bansa natin, ipinaampon yung history natin doon sa lulo nila. Ito rin si Emilio Aguinaldo, ninakaw din yung history natin at ginawang bayan yung ating bansa. So, lihit mong magnanakaw ang mga inchik. Si Kiyenan, diba? Mga inchik yan, puro magnanakaw. Si Lucio Tan, $900 million, rinakaw niya ang ninakawan mga mahihirap. Tapos ito mga inchik, pinagmumukhang mahirap tayo sa bansa natin, nagnanakaw naman sila ng tax. Pinag-anyo tayong pulubi, kaya
mitolohiya na hindi pwedeng ipagmalaki ng mga Antsik na sila ay mayaman sa Pilipinas. Pero bang mayaman na nangungulikta kayo ng mga tax sa mga mahihirap? Oh, alipulubi kayo. Pagkatapos yung dugo ng Pilipino, iaalay nyo dyan sa simbahan at sabihin nyo, yan ay pag-aari ng lulo nyo sa China. Oh, eh, walang ganyang history. Dalhin nyo yung santo nyo, gawin yung santo itong si General Yepe, si Jose Maria Sison, at lahat ng mga Intsik dito doon sa bansa nyo. Dahil dito sa Eden, wala ditong santo eh. Sabi Diyos ang nag-ahari, wala ditong Catholic Church. Ang sinasamba daw ng mga Pilipino ay yung Diyos na nasa langit, yung lumalang ng buhay ng tao. At hindi yung nilalang ng kamay nyo dyan. Sige mga kapatid kong ano, mga Pilipino na pinapatay, kinukuha ng mga pagkatao, ninanakaw ng pagkatao sa kalangitan, ano? Itong mga Intsik, ano? Magnanakaw ng pagkatao, kaya pala ito ay lumalaki ang mga teritory dahil nagpapanggap na magkakalaban sa politiko. Ngayon pala ay nagkukunwari lang. Nagnanakaw lang talaga sila ng tax at saka history. Ano po? O sige po, paalam na po at nabuking na si Emilio Aguinaldo. Ano? Mamatay tao, serial killer. Ano po? Hindi totoo yung bandila ng Pilipinas. Ano? Kasi kung totoo ang bandila ng Pilipinas, namatay dapat itong mga magnanakaw para sa bansa. Itong mga mamatay tao na mamatay para sa bansa. Ayan ang nangyayari itong mga may hawak na bandila ni Emilio Aguinaldo, patuloy ang pagnanakaw ng tax ng mga lupain. At yun na sinasabi nilang land reform na ibinatay nila doon sa Maura Law pagkatapos noong Kastila, sila naman ang pumasok. Oh, tuloy ang pagnanakaw. Ayun po, ganyan po yan, no? At kung sila ang nandoon sa may hawak ng bangko natin, magpiprint sila ng pera natin, at yung pera natin bibigay sa atin, bibilhin natin yung sarili nating lupain. No? Bibili natin sa kanila yung sila magkukontrol ng lupain, palalayasin tayo sa lupain at pagkatapos ibibinta sa atin kung gusto nating mapasatin. Tataboy tayo kung saan saan. At yan ang mangyayari, demolition. Ano po? Pag dinimulis ang bahay mo, ang history mo, ang lupain mo, ibig sabihin, dinimulis ang pagkatao mo at dinungisa nila. Ganun po yan. Kaya yung mga demolition na yan, gumagawa ng subdivision dyan, ay palalayasin sa Pilipinas dahil hindi yan makatao. Ano? Yung mga lupain na yan, ay bahaginin sa lahat ng tao. 100 million ng tao, hati-hatiin sa mga Pilipino, hindi yan sa mga Intsik. Inheritance yan ng mga Pilipino. Kaya diyan ito ang dinidiscuss ni Dr. Rosie Rizal na hindi pwedeng nakawin ng mga Intsik ang mga lupain sa Pilipinas. Kung gusto nilang gumawa ng subdivision doon sa Buwan o kaya doon sa Araw o kaya diyan sa ano, dahil sila naman daw may lalang eh, ng langit at ng lupa. Doon sila gawa ng subdivision sa lupain ng lulo nila sa China. No? Mula ngayon kayo mga Intsik, wala kayong karapatan dito sa Pilipinas. Ano? Magsitigil na kayo ng mitolohiya nyo. Doon kayo magtayo ng gobyerno sa China, huwag dito sa Pilipinas, mga expansionist, mga manluloko, mga gancho.